na isumitina kay Pangulong Ferdinand R. Marcos ang rekomendasyon na magdeklara ng National State of Calamity dahil sa hagupit ng Bagyong Paeng. Umaraw na po kanina sa Metro Manila kaya agad nagsagawa ng aerial survey ang pamahalaan para makita ang lawak ng pinsala ng dumaang bagyo sa NCR at Calabarzon area. Live mula sa NDRMC, may ulas si Clay Pardilla. Clay. May mga lugar pa rin sa Metro Manila at Karatig Bayan sa Rizal na lubog pa rin sa baha na nakita sa aerial survey na isinagawa kaninang tanghali. Kaugnay niyan ay tiniyak ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang pagbibigay ng tulong sa mga nasalanta ng Bagyong Paeng. Sa aerial shot na ito, makikitang lubog pa rin sa tubig ang ilang kabahayan sa Metro Manila. Baha at hindi madaanan ang ilang kalsada habang mataas at nagkulay putik ang tubig sa mga ilog dulot ng malakas na ulan ng Bagyong Paeng. Ginawa ang aerial inspection sa National Capital Region at ilang bahagi ng Calabarzon tanghali kanina. Inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., sina Defense Senior Undersecretary Jose Faustino, Special Assistant to the President Antonio Lagdameo, Social Welfare and Development Secretary Erwin Tulfo, Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos, at Environment Secretary Tony Yulo Loizaga. Tuloy-tuloy na relief operations na nangyayari hindi lamang po dito sa Calabarzon kundi sa lahat ng mga rehiyon na dinaanan ng bagyo. Sa direktiba ni Pangulong Marcos kahapon, siniguro ng NDRRMC ang pagbibigay ng tulong sa Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao na isa sa mga lubhang naapektuhan ng bagyo, kabilang ang paghahatid ng food pack, malinis na tubig, water purifier, pagbalik ng kuryente sa mga evacuation center at mga ospital. Sa huling tala ng tanggapan, pumalo na sa 40 ang kumpirmadong patay sa Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao. Abot naman sa 48 ang total death toll kung isasama ang mga namatay sa Bicol, Sokcergen, Western at Eastern Visayas Region. Sumampa naman sa 40 ang sugatan, 22 ang nawawala, habang nasa 932,077 ang naapektuhan ng Bagyong Paeng. Dahil dito, isinumitina ng NDRRMC ang draft resolution na nagre-rekomenda ng pagdedeklara ng National State of Calamity na ipinaliwanag ng DILG. Submit draft resolution recommending the declaration of a national state of calamity for the President's review. Ito po ay amin ang ginawa at papunta na po ang aming communication recommending a declaration of national state of calamity. More or less yung access mo sa calamity fund ito eh. No? So siguro yung pinag-aaralan ngayon kung paano ito dahil kailangan ngayon makakilos, lalo ni mga naapektuhan, it will make it smoother pag-access mo sa calamity fund. Mela Daniel, siniguro ng DSWD ang pagpapatuloy ng relief operation sa mga nasalanta ng Bagyong Paeng. Samantala, naglaan ang ahensya ng ₱5 milyong sa bawat rehiyon na apektado nga nitong pananalasa ng bagyo at karagdagang ₱10 milyong doon sa sinasabing heavily affected, kabilang dyan ang Region 10, 11, 12 at Caraga. Inaasahan naman na bukas ay maihahatid na ng DSWD ang assistance to individuals in crisis situation. Ito yung pinansyal na ayuda na ibibigay ng ahensya para doon sa mga nasalanta na maaaring nilang gamitin pampaayos ng kanilang tahanan, medical o burial assistance. Daniel Mela. Maraming salamat, Clayzel Pardilla.